Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga ang di umano hiwalayang idol Chacno at ito nga ni Iskaela na kung saan ang dalawang yan nga kapatid ay may low-key na relationship dito nga sa ML community na kung saan very obvious naman siguro kapatid na mayroon talagang Chacno at Iskaela sa mga nakalipas na mga buwan na kung titingnan kapatid matagal na ngang tinatago ng dalawang ito ang kanilang ngang tunay na relasyon ng sagayon ay hindi nga sila habul-habulin ng mga toxic na fans na sinasabing pang-content lang daw ang kanilang ngang ipinapakita na kung saan ayon nga sa dalawang ito kapatid ay pure love talaga ito kapatid na kung saan hindi nga for content ang pag-iibigan nga nila idol Chacno at eto nga ni Iskaela. Ngunit sa mga nakalipas na araw nga kapatid nung na-interview nga itong si idol Chacno ay hinahanap nga ni Mara itong si Iskaela na kung saan nag-iisa lamang nanonood nga itong si idol Chacno dito nga sa MPL. Kaya naman dito nga kapatid ay nagsilabasa na nga yung mga Marites at tinatanong kung nasa na nga ba itong si Iskaela. At bukod pa nga dyan kapatid, may mga usap-usapan nga na nag-unfollow na nga itong si idol Chacno at Iskaela sa kanilang ngang Instagram account na kung saan low-key breakup daw itong maituturing. Kaya naman binasag na nga ni idol Chacno ang balitang yan at ito nga ang masasabi ni idol Chacno rito kapatid na kung titingnan talaga kapatid may hindi nga sila pagkakaunawaan sa ngayon at hayaan nga natin itong si idol Chacno na ayusin nga ang gusot na ginawa nito na kagaya nga ng sinasabi niya na kung saan dahil nga sa kanya ay nagkalabuan nga silang dalawa ni Iskaela at inamin nga ni idol Chacno na siya nga ang may naging problema sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila nga niyan kapatid ay marami pa rin mga toxic fans ang nagsasabi na di umano expired na daw ang trial card ni idol Chacno. Kaya talagang napilitan nga itong si idol Chacno na mag live at sinabi nga yung mga bagay na yon. Ito to yun guys ha. Yung ano ba yung mga pinagsasabi doon na content lang daw. Hindi yun totoo guys. Kaya nagkakalabuan kami kasi may nagawa akong kasalanan. Kaya tigilan nyo na yung paglabas kay Iska guys ha. Peace lang. Kaya nyo na lang muna kami ayusin sa tarapan. Kaya magpo-post na lang dito. Pagpapatuloy nga kapatid, isang masaklap nga na balita ang ating nga nabalitaan doon sa Indonesia na kung saan ang isa nga sa kupunan sa MDL nila doon kapatid ay naaksidente at ang kupunan nga na ito ay kinabibilangan pa ng ating mga pambato dito nga sa MDL at ito lang naman ay kinabibilangan ni Trimmer TC, Raflicia at ito nga si Play Solo na kung saan kapatid ang kanilang ang kupunan ay nasangkot sa aksidente doon sa Indonesia na kung saan sobrang lalanga nung nangyari at nang dahil nga rito kapatid ay naging usap-usapan nga ito doon sa Indonesia na kung saan sa ngayon nga ay safe naman itong ang sila Trimmer TC at itong ang si Raflicia dahil nasa ibang sasakyan nga sila samantalang itong ang si Play Solo kapatid ay malubha nga ang lagay nito ngunit sa ngayon nga ay nasa stable na sitwasyon na nga ito kapatid na kung saan kinakailangan nga ng ating mga pambato doon pati nga yung kanilang mga Indo na kakampi kapatid ng dasal natin at sana nga kapatid ay makarecover nga ng mabilis ang mga player na nasugatan nga sa aksidenteng iyon. Kaya sobrang nag-alala talaga yung ilang mga Pinoy fans dito nga sa ML community. Kaya naman dali-dali nga itong si Mitch na manager nga ng Echo na humahawak nga sa dating niyang player na sila Trimmer TC at Raflicia at dito nga ay nakumpirma ni Mitch na okay itong sila Trimmer TC at Raflicia. Si Play Solo naman kapatid ay nasa magandang kondisyon na nga ngayon sa pagpapatuloy nga kapatid. Ngayon nga ay meron na nga tayong finalist dito nga sa playoffs ng MDL o ito nga yung tinatawag nating Mobile Legends Developmental League
na kung saan isang masaklap nga na pangyayari ang nangyari dito nga sa NXP Tiger Cubs na kung saan sila nga ay nalaglag na dito nga sa playoffs. Sa madaling salita kapatid, hindi nga nakapasok itong NXP sa playoffs ng MDL dahil na rin sa unang round nga ng regular season ng MDL kapatid ay natatalo-talo nga ang NXP Tiger Cubs na kung saan nahirapan nga itong makapag-adjust dito nga sa MDL. Kaya naman sa pagsapit nga ng phase 2 ng regular season ng MDL kapatid, dito nga ay ipinasok na nga itong si Lancy sa lineup na kung saan nagkaroon nga ng double mage ito ngang NXP Evos, yung tipong parang Blacklist International yung datingan. At simula nga nun kapatid ay nagkaroon nga ng winning streak itong NXP Tiger Cubs, ngunit nabitin nga ang kanilang score para nga makasampa dito nga sa playoffs. Kaya naman nang dahil nga rito kapatid ay wala nang pag-asa itong NXP sa unang season ng MDL na makapagkampyon at bawi na lamang talaga sa susunod na season. At least sa ngayon nga ay maganda ang kanilang ipinakita bago matapos itong MDL na kung saan sa susunod na season nga kapatid ay sana same line up lang itong NXP sa pagkakataon na ito, lalo na't nakuha na nga ng NXP ang kanilang tunay na momentum dito nga sa MDL. Yung tamang timpla kasi kapatid ay medyo na late na nga para sa NXP Tiger Cubs, kaya naman laglag nga ang sinapit nila. Ngayong papalapit na nga ng papalapit ang playoffs dito sa MDL. Samantalang ang kuponan nga ng NXP sa MPL kapatid ay nagdedelikado na kung titingnan, maaari rin hindi nga makapasok itong NXP MPL lineup nila dito sa playoffs dahil hindi nga nagiging consistent ang galawan ng NXP Evos ngayon. Na kung titingnan, sobrang lakas pa naman ng Minana Esports sa amateur. At kung titingnan din kapatid, parang ang nangyayari nga ngayon ay nag-i-struggling talaga itong NXP Evos at hindi pa nga nila nakukuha ang tunay nilang lakas dito nga sa MPL. O sadyang malalakas lang talaga ang kuponan dito sa MPL kapatid kung ikukumpara mo nga dito sa amateur scene. Kumbaga kapatid, ibang iba pa rin talaga kapag MPL na nga yung pinag-uusapan dahil sa amateur scene nga kapatid ay samut-sari nga ang kampyonato nitong Minana Esports na nasa NXP Evos naman ngayon. O kung titingnan, marami nga ang nagsasabi na di umano madudumi na nga ng Minana Esports itong MPL ngayong season na ito. Ngunit, hindi nga naging maganda ang start nila at sa katunayan nga nito kapatid ay nasa top 7 nga ang kuponan ng NXP Evos na kung saan kakaunti na lamang kapatid ay mangungulelat na talaga ng tuluyan itong NXP at maliit na nga ang tsansa ng NXP na makapasok nga dito sa playoffs, lalong lalo na nga kung mananalo ang ilang kuponan na kanila ngang sinusundan. Kaya kailangan na nga ng NXP Evos na magbatak ng sobra at patunayan nga nila yung tunay nilang lakas dito nga sa Minana Esports. Sana madala nila ito dito nga sa MPL dahil sa tingin ko naninibago lang itong NXP Evos at medyo pressure din talaga kapag sa MPL ka nga naglalaro. Sa madaling salita kapatid, kung sakaling hindi nga makapasok itong NXP Evos sa playoffs ay ganun din ang sinapit ng kanilang MDL team. Ito yung pinaka worst na season dito nga sa NXP dahil sa season nga na ito ay iniwan na nga nitong ang Lorene J at H2O ang NXP Evos at hindi pa nga nakapasok ang mga ito dito sa playoffs. Na kung titingnan, dalawang season na nga hindi nakapasok ang NXP dito sa MPL. Sa pagpapatuloy nga kapatid, nung nakaraan nga ay nagiging usap-usapan nga itong babae na nagvideohan ng cameraman na di umano may kasama nga siyang lalaki na kung saan nakumpirma nga ang balitang yan kapatid na hindi pala niya boyfriend ang kanyang kasama dahil sa naturang post nga na yan kapatid sa TikTok ay may nag-comment
At ito nga ang boyfriend nitong ang babae na kung saan kung titingnan sa mga komento nito kapatid ay dalawang beses na daw niloloko ng babae itong ang boyfriend niya. Kung saan sobrang saklap talaga nun kapatid, lalo na't LDR nga sila. Kumbaga, malising nga itong si ate mo girl sa ibang lalaki. Dito ay naispatan sila ng cameraman ng MPL Indonesia. Kumbaga kapatid, huli. Pero di kulong nga ang nangyari dito nga sa magandang dilag na ito. At nang dahil nga sa nangyaring iyon ay todo paliwadag na itong si ate mo girl na dapat daw di umano ay marami sila. Ngunit yung kaibigan nga nung lalaki ay hindi raw nagpunta. Kaya ang siste kapatid, silang dalawa na lang ang ending. At nang dahil nga rito, pasalamat na lang yung boyfriend nitong ang babae sa cameraman ng MPL Indo dahil naispatan nga yung dalawang yan. Kung hindi dahil sa cameraman ng MPL Indo, hindi pa malalaman ng tunay na boyfriend ang ginagawa nga ng kanyang kasintahan. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.